Yan, magandang umaga po sa inyo mga kami. Welcome back to channel ito. For today's video, tuturo ako ng computer tutorial ngayon. And dito ako sa aking mga personal computer na PC. Nagtatanong ako about dun sa mga restart yung mga PC nila sa 1 minute. Hanggang 5 minutes nag-restart, yeah, or namamatay pa rin daw. Meron tayong isang subscriber or nag-comment dito si si Aldi Family. Sabi niya dito, tapos yung PC ko, pag tinindot ko power button, tapos ilaw ko, 5 to 10 seconds namamatay. Sabi ko sa kanya, check niya yung RAM. Tapos, siya. Nakabili na daw siya ng thermal paste. Ganun pa rin daw. Pag pinatanggal niya yung RAM, umaandar naman. Pag kinakabit niya yung RAM, nakamatay din agad. Dito sa video na to, explain ko sa inyo kung bakit ganun. Or ano yung gagawin yung troubleshoot. Yeah. Simulan na natin. Swatch this. Ayan, simulan na natin. Ano po natin gagawin? Siyempre. Example ito yung computer. Ito yung computer niya. Siyempre, bakit siya namamatay? Troubleshoot natin. Kumbaga dito, maghahanap ka ng kumbaga sa kamote, hahanapin mo yung bunga. Mga bungang bulok. Ito yung tatay-tay o aayusin mo. Siyempre sa unang pag-troubleshoot, ganoon yung sa power. Power. Check mo muna yan kung okay ba siya. Power. Kapunta sa ang power supply. Mapapansin niyo ito yung power supply. Ito. Ayan. Check mo din yan. Haba kasi yung video natin pagka inano pa natin siya. Check mo yan. Tapos, check mo din yung RAM niya. O yung processor thermal paste. Hanggang sa dulo. O yung HDD niya. Pinaka number 1 naman dito na cost nun is overheating or sa power problem lang or RAM na padala sa mga common na buksan ko muna, pakita ko sa inyo. Ayan, nabuksan na po natin siya. Ayan, makikita nyo yung power supply. May ano siyang 100 watts. Tapos, kanya pan. Ito. Napapansin niyo. Madumi po siya. Ayan. Ayan din yung isang dahilan bakit mamatay yung computer niyo. Sobrang dumi ng inyong computer. Ayan. Hindi na siya masyadong maka-airflow yung hangin. Yan. Iba-ibang computer. Pero ang common na power supply pagka nag-restart at yung ating processor overheating. Bakit nag-overheat? Siyempre yung kulang siya sa thermal paste. Tapos yung panyo is hindi ganun kaganda yung ikot o biglang kumakaragkag. Ayan. Tapos, ito naman yung RAM natin. Ayan, lilinisin nyo lang yan. Ayan, gamit kayo ng eraser. Ayan. Basta lahat ng linisin nyo. Kung hindi pa rin siya gumana, mas mabuting tumawag na kayo ng computer technician. Ayan. O pwede nyo akong kontakin kung malapit kayo. Lagay ko na sa description. Kontakin nyo ako kung malapit kayo. Pwede ko kayong service, home service. Ayan.
ngayon hanggang dito lang muna yung video natin. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe para update ka kapag nag-upload uli ako ng mga computer tips or tutorial na mga videos natin. Yan. Hit mo yung notification bell para updated ka kapag nag-upload ako ng mga video. So ngayon kasi lilinisin ko na to. Medyo hindi na siya makahinga kasi. Para kasing tao lang din yun. Kapag marumi yung katawan mo, hindi maganda hindi maganda yung takbo ng sistema or ng pakiramdam mo. Ayan. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Bye bye.